Bumili tayo na itong wood vinyl sticker para ilagay dito sa computer desk natin. Babalatan natin yung dati tapos babalutan natin ito. Parang naiisip kasi namin mag-upgrade ng mas magandang mesa kesa bumili ng bago. Subukan muna natin kung kaya pang pagandahin to. Mura lang din yung mga ganitong sticker. Marami ding klase na pwede nating pamilian. Try natin kung paano ba magandang diskarte para magkabit. Check natin kung okay pa yung quality niya. Tsaka tignan na rin natin kung ano yung actual na itsura niya pag nakakabit na. May natin ang wrap tong desk natin eh, kaso nga lang sugat-sugat na. Ayan oh. Tanggalin muna natin yung dati. White wood texture yung napili natin ikabit ngayon. Ayos siya kaso nga lang nagkaroon ng mga lukot-lukot nung na-deliver. Sayang lang, binili pa naman natin to abroad. Baka kaya naman siguro natin to. Tignan na lang natin mamaya. Markahan muna natin ang guhit tong starting point natin. Tapos gamit tayo ng ganitong card pang hagod. Kahit anong PVC card na meron, basta walang damage. Para sure na pantay tsaka hindi masugat yung sticker pag hinagod. Tuklapin natin ng dulo-dulo tong isang side ng roll. Sa ilalim na side ng mesa tayo nagsimula. Kaya tayo naglagay ng guhit dito kanina para meron tayong guide para sure na straight yung kabit natin. Kailangan kasi pantay na pantay yung unang lapat. Mas makikita natin mamaya kung bakit ganoon siya kaimportante. Etong card yung ipangdiin natin para pakapitin yung sticker sa surface. Yan, hagod lang. Pag okay na dito, baliktarin na natin. Kailangan medyo ba natin ng onti dito sa part na to. Hindi siya basta napupunit kasi medyo stretchable naman. Pero huwag masyado para di ma-deform. Siguraduhin natin walang bubbles, walang lukot. Tapos dito sa side, hagudin natin mabuti yung mga gilid para magkaroon pa rin ng kanto. Yan. Galing dito, paunti-unti lang natin hilahin tong roll habang sinusundan ng hagod. Dahan-dahan lang, hila, hagod, tanggal bubbles, or yung lukot kung meron. Paglapat na, tsaka lang natin hilahin ulit. Ito na yung mga damage na part oh. Kaya naman pala natin. Kailangan lang kutkutin maigi para lumapat. Pweragigil lang para hindi masugat. Ayan, halos wala na yung lukot. Smooth sailing na lang pagdating sa part na to. Halos kusa na siyang lalapat. Kaya sobrang importante na pantay talaga dapat yung unang kabit para dire-diretsyong pantay na lahat. Pag simula pa lang may tabingi na or kulubot na. Ganun din, mayat maya rin may tatabingi or may kukulubot. Pag masyado na mahaba tong pinagbalatan, putulan na natin para di na tayo mahirapan. Dulo na rin to pati so pwede na natin baliktarin. Oo nga pala, pasuyo, palike naman ako ng video na to. Isang topic nyo lang yun pero napakalaking bagay na para sa akin. Ganun ulit gaya kanina sa kabilang dulo, batakin ng onte, hagod maigi, tapos diinan mabuti yung mga kanto. Maglagay lang tayo ng sapat na area dito tapos pwede na rin natin putulin. Next, yung mga kanto. Gubitin lang din natin parang nagbabalot ng regalo siguro. Kasi dapat may maiwan lang nakakapit from all sides. Gawin din natin to dun sa iba pang mga kanto tapos dahan-dahan na natin to itupi para idikit yung mga gilid. Onting finishing touch. Pag goods na lahat, wala ng lukot, wala ng bubbles, okay na. Ganito na magiging itsura niya. Totoo ah. Ito na ngayon yung mesa natin sa actual na setup. Mukhang maayos naman kinalabasan. Mas maliwalas na siya tignan. Tsaka parang lumuwag pati. Para na rin tayong nag-upgrade nung ganun sa mesa na gusto naming bilhin. Pero okay na rin. At least di na tayo gumastos ng malaki, diba? Para sa bagong mesa. Kung naghanap kayo ng budget na alternative para i-upgrade din yung mesa nyo dyan, sana nakatulong to kahit paano. Subscribe na rin kayo para sa iba pa nating mga video gaya nito. Salamat!